bakit maraming mga badyaw na bata na namamalimot dito sa Maynila? Kasi mga tao dito sa Maynila, karamihan, maraming pera. Ah, maraming pera. Ah, sige. Kaya maraming mga badyaw dito sa nabata sa Maynila. Sama kayo sa isang compound. Yung mga perang kinikita nyo, napupunta sa inyo. Saan? Sa lalay namin. Ah, wala kayong tagapag-alaga na binibigyan ng pera. Ah, sa inyo, karili nyo lang. Ah, wala kayong sponsor. Eh, minsan nakikita kayo sa jeep, mga baba, di ba? Yun, nangingin kami para sa pag-tide namin namin. Eh, sino yung mga nag-drive ng jeep? Yung nagbababa sa inyo? Mga badyo. Yung mga driver o bumababa kami. Binabayaran nyo lang. Hindi kami nagbabayan. Apat. Yun, hindi kita kilala. Nado kayo. Baka mag... Kita lang. Bali, yung mga batang badyaw na namamalimos sa may bandang San Pedro Laguna, Binian, Santa Rosa, at maging sa ibang parte pa ng probinsya ng Laguna, ay basta-basta na lamang na sumasakay sa mga jeep. Tapos ang iba ay sumasabit pa. Sabi ng mga batang badyaw na nakausap ko, eh, dinala sila dito sa Metro Manila at sa mga karating po sa Luzon sa pamamagitan ng mga barko. At ngayon sila yung naninirahan sa ilang mga apartments. Nakakapagpaka lang kung paano sila naisakay sa mga barko. Naninirahan ngayon sa mga apartments kayong hindi ganun karami ang kanilang mga hawak na pera. Maaring sila'y ginagamit ng mga human traffickers para mamalimos sa mga lansangan. Mahirap kasi pag sumasampal na lang sa mga estribo ng mga jeepneys ng mga batang badyaw, baka sila biglang malaglag o kaya pag kumapasok sa mga jeepneys eh biglang nagpreno. Madidisgrasya ng mga batang badyaw na namamalimos. Ang mga batang badyaw at yung mga kabataan sa kanila na namamalimos sa mga lansangan ay maaaring mga biktima ng mga human traffickers at yung mga limos nila ay ginagamit bilang mga profits o mga kita ng mga sindikato. Dapat talagang itas ng DSWD at ng mga ibang mga ahensya ng national government ang mga bata at mga kabataan na namamalimos sa lansangan dahil sila ay nagagamit lamang ng mga criminal syndicates para kumita ng pera. Ang mga batang iyon ay madalas mag-ipon-ipon sa may dating mall doon sa Binian, Laguna. Tapos kumilipat-lipat sila sa Santa Rosa, Laguna, saka sa San Pedro, Laguna, at sa iba't ibang parte pa ng Laguna. Minsan nakakating pa sila ng mga lupa. Dapat iligtas ng provincial government ng Laguna at maging ng national government ang mga batang iyon mula sa pamamalimos dahil baka maging biktima sila sa mga drug pushers o kaya dibenta sa mga pedophiles. Ang mga batang iyon ay maaaring mga biktima ng human trafficking. Sa ngayon ay meron akong mga dalawang Facebook groups na nananawagan sa mga legislators natin, sa mga mambabatas na gumawa ng mga kaukulang batas para iligtas ng lahat ng mga bata at mga kabataan mula sa pamamalimos. At din para ang national government ay magkaroon ng isang programa para iligtas at i-rehabilitate yung mga batang namamalimos sa lansang, pati na rin yung mga kasama nilang mga kabataan dahil sila ay mga biktima ng human trafficking. Ang mga bata at mga kabataan na namamalimos sa lansangan, naging sila man ay mga badyaw o hindi mga badyaw, ay dapat iligtas ng gobyerno mula sa ganong uri ng pamamalimos dahil yun ay isang uri ng child labor o kaya isang uri din ng human trafficking.
ang ganoong mga bata at mga kabataan ay dapat i-rehabilitate ng maigi ng gobyerno at bigyan ng pagkakataon para magbagong buhay, sapagkat ang mga bata at mga kabataan ang pag-asa ng ating bayan.